Tay, huwag niyo na masyadong isipin yung sinabi sa inyo ni Tita Linda. Subukan ko na lang ulit kausapin si Celine. Sige po. Ayos din yung ex-manugang mo eh, no? Ikaw pa talaga sinisisi? Dati pa mainit dugo niyan sa akin sa pamilya ko. Ayaw niya kasi sa akin para kay Celine. Brad, ba't di mo kaya kausapin si Celine? Susubukan ko. Pero hindi naman babalik ng Manila yun nang wala si Robby. Eh, yun nga, Brad. Pahirap ng pahirap yung paghahanap natin kay Robby. Makakapuntos nga tayo, pero maaharang din naman ang kalaban. Taxi Marquez. Papasurveillance doon niya si Paragas. Ayos. Ayos yun. Sigurado ako siya magdadala sa atin sa mga sindikato. Ay, nababalik mo ng Maynila. Kailangan eh. Mabuti na rin yan para matutukan mo yung NIA. Alamin mo na rin kung sino yung humaharang informasyon na kailangan natin. At kung napasok na ba sila ng sindikato. Kayo, anong plano niyo? Babantayan namin si Paragas. Robby? 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 Diyos ko, maawa po kayo sa apo ko. Gusto ko pa makitang lumaki si Robby. Gusto ko pa silang makasama ng anak ko. Protektahan niyo po si Robby sa mga taong gustong manakit sa kanya. Robby! Robby! Nasaan na? Sabi mo na kay boss. Diyos ko! Robby! Nanood na po ako ng cartoons, Tita Linda. Suspetsa namang magulang ng kidnap victim na si Robby Salvador na isang organ trafficking syndicate ang nasa likod ng pagdukot sa kanilang anak. Tinitingnan din ng pulisya kung may koneksyon nito sa pagkakadakip sa ina ng biktima na si Celine Delgado na na-rescue kamakailan. Hanggang ngayon ay wala pa rin malino na impormasyon kung nasaan si Robby. Tito Linda? Nawawala po si Robby? Ano po nangyari kay Robby? Kasi si Robby. Wala na. Bakit po? Hindi ko kasi alam. Hindi ko din alam. Pero hinahanap na siya ni Tita Celine mo at saka ni Tito Anton mo. Pati ng mga polis, hinahanap na siya para maibalik na sa atin si Robby. Kalma na. Si Robby! Esther.
Amelia, nakausap mo na ba si Anton? You wanna talk to him? Call him. I do not appreciate this kind of behavior from you. Why, Ma? How should I behave? For God's sakes, Amelia! Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Lahat na lang ng ginagawa ko at sinasabi ko, mali para sa'yo. Pero kapag si Linda ang hindi sumusunod sa mga gusto mo, okay lang. Ma, ate. Arnold, I'm talking to your sister. Have you seen the news? Yung dalawang kidnappers ni Ate Celine, namatay. Nalaban sa mga polis. But when I asked Ate Celine, sinabi niya there's a possibility that might be an inside job. At naniwala ka naman. Bakit? Polis na rin ba siya para mag-conclude ng krimen? She could be right, ate. At wala naman nakakita sa talaga nangyari. At bye-bye-bye yung statement ng polis na pumatay sa mga kidnappers. He's not credible. Pwede ba, Arnold? To begin with, you shouldn't even concern yourself with this. Ate, I care about the people who are involved here. Kahit si Robbie, si Ate Celine, si Kuya Anton. Kahit si Tita Linda, affected na rin. They're part of her family. Amelia! Amelia! Si Lester! Boss! Boss! Ano? Boss, si Robbie, tumakas. Ano? No. Halukod ninyo! Hindi pwede mo ulit bakit ngayon. PJ! Sandali yan! Kayo, doon kayo sa gate, ha? Siguradun din yung makakalpas yan. Siguro nyo yung likod. Wala nang lahat, huwag yung bata mo yan. PJ, tara. Amelia, okay na siya. Oo, dahil nandito na ako. Sorry talaga kasi. Sorry? Sorry? Amelia, tama na! Amelia! Sir Franco. Dito po. Sigurado, ha? Opo. Lord Jesus, sana po sumagot na po si Daddy. Para po tulungan niya po ako, makalis na po dito. Robbie? Dito lang Robbie? Po si... Boss, bantay sarado na yung gate sa labas. Pero yung bakod sa likod, medyo mababa. Kaya agad ng bata. Check nyo yung CCTV. Baka nakalusot siya talaga. Boss. Baka sinakatangas yung bata. Ganun ko lang po yung cellphone ko, boss. Pagpunta ko sa kwarto niya. Hindi ko naman alam na bigla siyang nakaripas ng labas. Mali ko ba na gagawin niya yun? Wala cellphone mo. Inahanap po? Opo. Cellphone pala. Bakit po? Boss, sa tingin ko man di makalala. Thank you.
Sinarch ko na rin pala yung laptop mo. Sigurado ako, pagdating mo dun, trabaho ko rin kaagad, no? Salamat. Sana, hindi pa huli ang lahat, no? Sana, hindi pa... Sana. Ano kasing klaseng tao yan? Sindikatong kumukuha ng lamang loob. Kawawa naman yung mga bata. Ano mo pinagsasabi mo? Hindi pa huli ang lahat. Hindi! Sumagi na rin sa isip ko yan. Baka wala na si Robby. Sigurado ako naiisip na rin ni Celine yan. Pero kalau hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Bawal mawala ng pag-asa. Ano bang ginagawa mo? Di ba trabaho mong bantayin ang anak ko? Binabantayan ni Linda ang anak mo, Amelia. Oh, binabantayan? Eh, bakit hindi makahinga? Bakit muntik mamatay? Pinabantayan ko naman talaga siya, Amelia. Pero nakatulog lang. Nakatulog?! Linda, my God! Wala kang karapatan patulog, nurse ka! Tapos ngayon, alam ba ni Lester yung nangyari kay Robby? Eh di ba kakadagdag yun sa mga alalahanin niya? Di ba hinahanda sa natin yung bata sa operasyon? Linda, kung hindi mo kaya, sabihin mo sa akin, kukuha ako ng yaya! Tigilan mo na yan, Amelia. Hindi ginusto ni Linda ang nangyari. Pagod ang tao, nagtrabaho magtamag. Magpasalamat tayo at naagapan pa namin. Wala na eh! Naagapan! Paano ko sa susunod, hindi? May babalik mo ba yung buhay ng anak ko? Tigil mo na yan, Amelia. It is not Linda's fault. Kaya yung may kasalanan! Di ba siya ang tagapantay kay Lester? Linda... Pwede ba? Umalis ka na nga! Umalis ka na! Umalis ka muna. Umalis ka muna. Umalis ka muna. So, my God. Arlo, please. Arang, boss, hindi namin nakita sa CCTV. Andito lang yun! Ano kukin nyo? Kasalanan ko naman talaga, anak. Nagdelikado ang buhay ni Lester dahil sa akin. Responsibilidad ko siya. Ma, wala po kayong kasalanan. Hindi naman pong kasalanan na mapagod kayo. Kailangan nyo rin pong magpahinga. Hindi na sabi ni Tita. Pero, hindi ko naman kasi masisi si Amelia. Nanay siya, di ba? Parang ikaw. Nung nalagay sa panganib ang buhay mo, hindi ba nagalit din ako, Celine? Kaya lang talagang... Sobrang dami ko lang talagang iniisip. Si Lester. Si Robby. Ikaw. Naapektuhan ang trabaho ko, Celine.
Ma, huwag niyo na po kasi akong isipin para naman makabawas din sa problema niyo. Celine, makakampante lang ako pag umuwi ka na dito. Ma, ayoko na po itong pag-usapan. Uuwi lang po ako kapag alam kong wala na akong magagawa dito para kay Romy. Ano na aming kaagad? Di pa nga ako nakakalis. Mismo na ako. Akin na yan. Ako na. Laman mo, Kali. Paano? Mag-iingat kayo dito, ha? Ikaw din. Mag-iingat ka magmaneho, ha? Hoy, Sam. Pag inaanto ko magmaneho, tuwagan mo ako, ha? Matatawanan kita. Sabi mo yan, ha? Ika mag-alala. Kukunin ko lahat ng impormasyon na makukuha ko sa NIA. Mahuhuli natin itong sindikato na to. Alam ko, magaling ka dyan, Sam. Oh, sige. Sige na, baka gabihin ka pa. Robby, nagalit mo ako, ha? Kaya mong masaktan. Labas! Robby, nasan ka? Hindi ko po alam exacto, Daddy. Pero may sign mo sa kahe. Pwesto ha, bye! Mapay. Kuli ka! Robby! Robby, bakit? Robby! Tumapay.